Nakaapat na tanke ako sa isang buwan eh. So, kaso, binibigay sa akin ng wholesale kasi nga nakaapat na tanke ako sa isang buwan. Nililist nila ako ng 30%. Kaya, ayun, medyo nakaka-discount po. Nakaka-discount po talaga ako. So, ang ano ngayon, ang huling bili ko ng gasol, nasa 680 na lang po. So, ang baba na po, diba? 680 na lang po yung gasol. Sa dating 880, naging 680 na lang po. Doon po kasi yung gasol, automatic po eh. Pag yung last batch, ayun pa rin ang dating presyo. Pero pag kumuha na po sila ng second batch, mababa na po talaga yung. So, may bibigay na po nila talaga sa mga ano, customers, sa mga consumers na ano, na mas mababang presyo. Kaya, mas mabilis po talaga mag-rollback pagdating po sa mga gasolina, tsaka sa mga gas, katulad nga po ng mga kalan, tsaka mga gasolina. Pero sa mga bilihin po, hindi po basta-basta po pa yung lalo na yung mga condiments po kasi, ano yung factory, ano pa yun, ginagawa pa sa factory. So, pag lahat na ubos na nila yung mga stock nila na yun, na nagawa nila na mahal yung mga materialis nila, saka pa lang sa another batch na mababa na, saka rin lang sila magbababa. So, talaga maghihintay po tayo na bumaba ang mga bilhin. Hindi yung automatic na ganun yung pag mababa na lahat, automatic pag the grocery tayo mababa ka agad. Diba? Hindi po yun. Talagang it takes time pa po. Ganun lang po. Sana nga po dalangin ko lang magawa ang presidente natin talaga ng para bumaba ang kuryente po natin. Dahil sobrang taas na po talaga. At tayo ata sa buong isyang pinakamahal pagdating sa kuryente po. Talagang nakaaray po sa bulsa. Lalo na po yung tayong mga ano, hindi naman tayo nasa third class at saka second class lang tayo. Talagang ramdam po natin yun eh. So, talaga sana yun ang bumaba eh. Panalangin ko talaga kasi pag once na bumaba po talaga yung kuryente, parang napakalaking ano natin, tulong sa atin talaga. As in, malaking tulong po. Kasi ang taas po talaga ng kuryente, kami nga po eh. Ang ngayon na naman na huling electric bill namin nasa ano 7,480, parang 7,500. Ayun. So, di ba, pag mahirap lang tayo, talagang mataas na yun na halaga para sa atin. Yung ganung klaseng electric bill, talagang napakasakit po, di ba, sa bulsa. Lalo na po may mga estudyante tayong high school, tapos may college po tayo. So, talagang ramdam na ramdam po natin yung ganun, masakit sa bulsa talaga yung ganun kataas na kuryente, na ano, electric na bills natin ng mga ganun. So, wish ko lang talaga makagawa ang presidente natin ng paraan para bumaba yung katulad ng kanyang ano, diba? Kanyang ama, nagawa talaga ng paraan yung mga yun dati, pati sa tubig. Talagang pinababa niya. Kasi pinatay mo na ng tuluyan, Mary? Hindi. Tinan mo nga, anak. Silipin mo ilang minutes na to. Doon banda, hindi mo makaan. Seven. Okay. Kunti pa. Para maging part 1 at part 2 natin. Kasi nga talagang itong mga nag-uulan na to, hindi tayo maagawa ng video, di ba? Usually, napupunta kami mall, tapos binibidyoan ko habang kumakain kami.
Kasi nandito lang kami sa loob ng bahay lang lagi. Kasi nga, ayun, gaganda ang panahon, tapos maya-maya, uulan na naman. So, ang hirap-hirap lumabas, di ba? Talagang lulusong ka sa... Hindi naman binabaha dito sa area namin. Kaso, yung sapatos mo ba, di ba, pag bumaba ka, makutik-putik, ganun. Hindi magandang mag-ikot-ikot talaga. Tapos, parang hindi pa safety kasi may mga area na nadadaanan ng sasakyan na medyo, ano, medyo may mataas nga na tubig kunti. Pero, dito naman sa mismong lugar namin, as in, free flood po kami. Talaga hindi po binabaha dito kasi pinakamataas na area po ng, ano to, ng Bulacan, yung San Jose del Monte. Ponder na po kami pero parang garay kami pero usually dulo kami ng garay eh. Dito ka lang kami kasi ang kalsada namin eh. Ito kalsada, San Jose. Ayan, tatawid ka lang. Isang ganun lang ng paa mo. Kasi dati San Jose po kami talaga. Tapos ngayon parang inano kami ng garay na part pa daw ng garay kami. Yung dulong-dulo ba siya sa mapa ganun. Parang may kunting ganun lang. Parang doon kami. Ayan, talagang inano nila yung kinlim nila na part pa ng garay yun. Kasi sa totoo lang itong ano namin, pabahay to ni ano eh, ni Ramos, to project niya to, row house. Ang daming butante dito sa amin kasi maging solid lang na butante ito. Pagang kayang iluklok sila ng ano, pagka mayor, pagka vice mayor, ganun. Talagang ano to eh, yaman tao. Kumbaga, yaman tao talaga kami. So talagang kinilip kami na, uy, part pa kayo ng garay. Kasi talaga napakarami namin dito, karaming butante. Kaya nga daw sama-samahin yung mga baryo-baryo ng ano, baryo-baryo ng Nursa Garay, yung mga baryo doon. Mga konti na yung mga ano, butante. Kaysa dito, ang dami talaga. Super dami-dami nitong ano na to, pabahay na to. Ilang inubo talaga. Kaya nga talagang pagdating sa mga ano eh, butuhan eh, talagang nagko-concentrate dito yung mga ano, politician eh. Talagang nag-iikot dito dahil talagang pag nakuha mo ang loob ng mga butante dito eh, talagang mapapanalo pa talaga eh. Kaya ayun, itawo ang ingin ni Paris. Ingin ni Paris. Siguro mga katimit ni JC kasi yung anak ko po tumatakbo ng Skitcher Man. Ayan. Si JC nga po ang hinahanap. Tumatakbo po siya ng Skitcher Man. Sabi nga namin mag-asawa na po paano yun na parang di naman kami dyan ano sana kasi yung pag-aaral mo maapektuhan. Sabi namin third year college ka na. Sabi ko para baka mahirapan kapag sabay yun. Baka bumaba ang grades mo. Pero syempre, hindi namin maano yung anak namin kasi gusto niya talaga maglingkod. Ganun yun siya eh. Kahit noong pa eh, umuikot siya sa mga bayan po na pupunta sila. Tapos marami siyang organization na sinasalihan. Super ang dami-dami. Parang minsan niya, hindi ko alam kung natutulog pa yun eh. Kaya wala, hindi ko na nga, hindi siya talaga, hindi na siya nakasulong sa akin. Minsan tumao sa pag-premiere ng YouTube channel namin kasi wala eh. Sa dami ng ginagawa niya, Paris ngayon naman po, ang ginagawa niya is yung mga kabataan na sa mga college, yung mga scholar po. Sa kanya po dadaan niya, siya mag-i-endorse po kasi binigyan po siya ng ano, authorization ng aming congressman na kumuha ng mga ano, mga student na college, mga 600, pero syempre, sa kanya muna siyang tatanggap ng mga requirements, titingnan niya yung mga kulang. And then, syempre, ang final pa rin nun, yung doon pa rin sa office at Congress, ay, ng office ng congressman namin sila pa rin. Kumbaga, siya lang yung mag-i-endorse, pipirma, yung parang unang ano. Kaya sabi ko, wait lang. Yung akin ang ginagawa na lang. Sabi ko, explain mo sa mga nag-apply. Kasi minsan sila yung pag sa screening na minsan yung iba hindi natatanggap. Sabi ko, oh,
explain mo sa kanila kasi baka sumama ang loob. Isipin nila may palakasan bakit si ganito nagkaroon ng scholarship, nakapasok, tapos sila hindi. Sabi mo hindi pa rin nasa sayo ang decision nun ha. Kasi ang final na nag-i-screen ano dun eh, yung sa, kung bibigyan ka talaga sa office pa rin ni Congressman. So, sabi kong ganun kasi para alam nila kung hindi man sila nakapasok, nabigyan ng scholarship, hindi kanila masisisi. Kasi sabi ko, JC, hindi mo lahat mapiplace ang tao. Yung ibang, kumbaga na pag, yung ibang nakakuha ng tulong, matutuwa sa'yo. Pero yung mga hindi, hindi nila naiintindihan kung bakit. Kasi lahat, dumada naman yun sa tamang proseso. Baka dun sa tamang proseso, eh hindi sila pumasa. So, sa kanila, hindi lang nila maintindihan yun. Mali ang pagkaintindi nila. So, may negative silang masasabi sa'yo. Kaya kailangan, kumbaga, handa ka sa mga negative na masasabi sa'yo. Huwag kang magagalit. Kasi, ganun talaga ang tao. Pag once na hindi na pagbigyan, humans na hindi naman sa salitang napagbigyan kasi ano yun eh, hindi pumasa sa tamang proseso para makatanggap ng tulong scholar, eh ikaw na masisisi, mahirap naman yung gano'n. So explain mo rin sa kanila, sabi ko gano'n. So siguro hanggang dito na lang ating video breakfast with Chika. Have a bliss, ano na ba ngayon, Thursday. Have a bliss Thursday. Ang bilis, parang Monday lang dati. Thursday na tayo, mag-weekend down na naman pala tayo. Have a bliss Thursday po sa atin. Always mag-ingat po tayo, dahil ang ating panahon po ay talagang maulan pa rin po tayo. Buti nga po at wala nang, kumbaga, hindi na nagsunod-sunod yung bagyo, medyo tumigil na po ang ating typhoon. So, pero always po ready ang ating mga pang-emergency. Like medicine kit, flashlight, tsaka power bank, always naka-ready po yan kasi need po natin yung para sa, ay kung may mga mangyayari, mga emergency. So ingat po tayo lagi. God bless everyone. I love you all. Thank you for your love and support, your ending love and support to my channel. Thank you all. I really appreciated you all, okay? Thank you, thank you. Thank you everyone.